What's up mga ka-idol? Welcome back to my YouTube channel. For today's video, ating alamin ang mga uri ng piyansa dito sa Pilipinas. Una, cash bond. Pera or cash ang kinakailangan pampiyansa sa korte. Ang halaga ay depende sa krimen na nakomit o nagawa ng akusado. Pangalawa, property bond. Kung ang akusado ay walang sapat na pera, pwede niyang gamitin ang mga ari-arian niya upang ipangpiyansa sa korte. Pangatlo, surety bond. Ang akusado ay pwede mag-apply sa mga bond or insurance companies na accredited ng korte na kung saan mas napapababa ang halaga or billable amount nito kumpara sa korte. Halimbawa, kung ang billable amount ng akusado sa korte ay 10,000, pagdating sa insurance or bond companies, ito ay magiging 2,000 na lamang. No? So ito ay non-refundable kasi ang bond or insurance companies ang mismo nagpiyansa sa korte. No? So may dagdag ko lamang dito mga ka-idol, ang bond or insurance companies ang magbibigay assurance sa korte na kailangan o a-attend ang akusado sa bawat hearing. Kasi pag nagkataon na hindi umattend sa mga hearing ang akusado, magkakaroon ng tinatawag na jump bail, kung saan ang bond or insurance companies ay magpapiyansa ulit ng panibago sa korte. Okay? At ang panguli mga ka-idol ay recognizance. So ito ay ginugovern ng Republic Act 10389. Kung saan ang recognizance ay applicable lamang sa mga mahihirap or walang sapat na pera upang makapagpiyansa. So, isa sa mga requirements ng recognizance mga ka-idol ay certificate of indigency sa barangay kung saan siya nakatira. At ito ay dapat aprobado ng mayor, no? So, sa recognizance, ito yung tinatawag din nating padrino system. No, na kung saan yung mga respectable or reputable members of the society, katulad nila mayor, congressman, governor, sila yung nagbibigay assurance sa korte na palayain ang akusado o pansamantalang palayain ang akusado sa bisa ng recognizance. Na sila yung nagbibigay assurance sa korte na hindi aalis o tatakas tong akusado na to at ito ay attend ng mga hearing. So, ang recognizance ay applicable lamang mga ka-idol sa mga mapababang krimen na nakumit ng akusado. So, sa apat na uri ng mga piyansa dito sa Pilipinas, recognizance ang pinakamahirap ma-avail. No? Kasi ito ay nangangailangan ng koordinasyon, time, and efforts. Okay? So, that's all mga ka-idol. Thanks for watching and see you on my next vlog.